nagtatawag pansin sa akin ang mangustin at sila ay nagpapatikim sample daw na kanilang tinda ang mangustin at honeydew. Grabe ang tamis, galing daw itong Davao. Kaya naman in-interview natin bakit sila nagkaroon ng interest dumayo pa sa San Pablo City sa Sampaloc Lake. Kung nanggagaling ang prutas mo? Ito, Ma'am Davao. Ito naman ay so, kayo po ay taga? Novaliches. Novaliches. Bakit niyo po naisipang dumayo dito sa San Pablo City? Particular sa Sampaloc Lake? Ano po talaga ma'am, araw-araw pa ito ibang kami ng lugar. Kahapon galing po kami sa Ipan Takis. May nag-endorse po ba sa inyo dito sa San Pablo o naisipan niyo? Naisipan lang po na dito mama. Kumusta na po? Kasi dami po nagsabi na matao po talaga dito sa San Pablo. Ito hinilano namin yung mga matataong lugar para mapunta. Kumusta na po yung unang pag-ano niyo dito? Maano po, maganda po. Maganda. Yung ano ko po, yung prutas ko, may business pa ako sa Infanta pero dito wala pa. May business ganun pa ako sa Infanta. At doon kayo nag- Nakasag yung mga kaka. Ang nakalagay naman po doon, ruling lang din. Ah, ruling. Ano pong pangalan niyo, sir? Arturo Lamag po, ma'am. Yan, si Sir Arturo Lamag. Kung paano dinarayo ng mga maninindang katulad ni Kuya ang City of San Pablo, particular sa Sampaloc Lake, dayuhin nyo na dahil January 9 to 15 ay ating celebration ng Coco Festival at ang 15 ay pinakapyesa ng bayan at marami tayong mapapanood, makikita at mayroon tayong beer plaza. Kaya naman sabi ko kay Kuya, magbenta na araw-araw dito. Bagamat ang sabi niya, tuwing Sabado siya makikita kaya't ngayong araw na to, first Sunday of the month, January 7, nandun po sila nakapwesto sa Sampaloc Lake. Tara na, suportahan na natin si Kuya.